Hello guys, welcome to my channel. Guys, today bali i-review ko yung aircon ng Suzuki Ertiga. Request to ni Chris Tuason saka ni Rod Cinevlog. Bali today guys, mainit yung panahon. Ayan, kaso alas 9 pa lang ng umaga. Mamaya tayo lalarga ng bandang mga 11 or 12 para masubukan talaga natin yung aircon nito guys. Bali, magiging punuan kami ngayon guys kasi papunta kami ng beach. Ang gagawin ko guys, since lagi naman ako sa driver seat, yung video na to, bali uupo ako dun sa pinaka third row seat para malaman ko talaga yung lamig ng aircon na to kung talagang umaabot sa likuran. Kasi usually dun sa mga nagiging sakay sa likuran, tinatanong ko sila kung ano yung pakiramdam doon. Wala naman silang nagiging problema sa lamig guys eh. Bali guys, itong setup ng Ertiga ko guys, naka super dark tint siya guys. Tapos dito lang sa ano yung may butas. Dito. Tapos yung paikot nyan guys, naka super dark tint yan. Pwera lang dito guys, ito walang tinto dito. Sa front, ano natin. Or dito sa windshield. Wala siyang tint. Ayan guys, papakita ko lang. Ayan guys, naka super dark tint po yan. Guys, bali ang magiging setup ng aircon mamaya. Nakasagad na tong thermostat dito. Tapos yung fan niya, isasagad din natin to. Hanggang sa 4. Tapos yung dito naman guys, yung sa direction ng hangin. Ang usually kasing ginagamit guys, ito guys. Pero since gusto nating paabutin sa likuran, ito yung gagamitin natin. Guys, kung ikaw yung driver or nasa passenger seat ka, wala kang magiging problema sa lamig ng aircon. Kasi yung aircon nito guys, malamig talaga guys eh. Kahit ang haling tapat guys, pag dalawa lang kaming sakay guys, nasa number 2 lang yung fan namin. Ang magiging problema mo lang guys, itong dito sa windshield. Itong sa amin kasi, yung windshield namin, wala siyang tint. Kaya yung sikat ng araw, pumapasok guys eh. Guys, bali ito guys, masusubukan na natin. Bali may karelyebo ang driver guys eh. Kaya makakaupo ako mamaya sa third row seat. Papakita ko lang yung lamin guys. Yan, mga puro ano yan guys. Siksikan kami guys, pero nakatira lang kami sa isang bahay guys ha. Kaya okay lang. Ayan. Ayan. Full tank din yan guys. Ayan guys, tara guys. Guys, ito guys, ito try natin ngayon. Bali ngayon guys, ang magiging unang ano natin. Ako muna yung driver guys, tapos tatanungin ko yung mga nasa likod. Sana honest sila guys. Tapos mamaya ako naman yung nandun sa third row seat. Ito guys, pawis na kami. Guys, nakatuo doon ang aircon namin. Ano, mainit pa? Mainit pa talaga, kabubukas lang eh. Guys, yung setup pala nito guys, yung sa front na yung bumubuga, wala na yung sa ilalim. Abot na ba dyan? Diyan na daw. Dito sa harap guys, ramdam mo na yung gamit guys eh. Yung magpaproblemahan yung labig dito sa harap. Third row. Nagsisirculate. Nararamdaman nyo yung ano, hangin. Guys, bali ang comment nung nasa likuran. Nararamdaman daw yung buga ng hangin guys. Nakatodo to guys. Ang perfume.
mamaya guys, ako naman yung uupo sa likuran. Titingnan ko kung talagang totoo yung mga pinagsasabi ng nasa third floor. Guys, ngayon naman guys, iba na yung driver. Ayan. Bali, dito ako sa ano guys, sa third row ako sasakay para matry natin kung ano, kung talagang abot yung aircon dito. Ayan guys, dito sa third row seat guys, mararamdaman mo pa rin talagang hangin guys eh. Tapos hindi ano, hindi siya mainit guys eh. Pero gawa siguro ng setup ko. Kasi yung setup ko kasi naka dark tint ako guys eh. Naka super dark tint. Ito guys, bali sa labas kanina guys. Mainit talaga guys eh. Tapos nung andito na ako sa third row seat, mararamdaman mo lang ng bahagya yung hangin guys eh. Yung parang katamtaman lang guys. Hindi siya ganun kalamig pero hindi ka rin maiinitan guys eh. Basta ang gawin nyo lang guys, naka mas maganda kung isa ipa super dark tint nyo yung ano, yung mga bintana para yung init ng araw hindi talaga papasok ng or hindi talaga papasok lahat sa sasakyan guys. Guys, yung gantong setup okay na guys eh, naka super dark tint. Pero kung gusto nyo pa talaga ng ano, gusto nyo talagang nabubugahan pa ng hangin, magdagdag na lang kayo ng mga mini fan. Kasi pag nagdagdag kayo ng mini fan, ayun, nabubugahan na kayo. Kumbaga yung aircon dun sa harapan, naibubuga niya sa passenger dito sa likuran. Ayun guys, bali nakarating na tayo dito sa destination natin guys. Maraw yung panahon. Bali dun sa usapang aircon guys, nung nasa pag nasa front or pag nandito ka sa driver side tapos naka number 4 yung aircon mo, ikaw guys, lalamig ka na talaga dito guys eh. Tapos nung ano naman kanina guys, nung sumakay ako dun sa third row seat, yung buga nung hangin, mararamdaman mo lang siya ng bahagya. Tapos yung pakiramdam dun, hindi ka naman talaga sobrang lalamigin, pero hindi ka rin ano, hindi ka rin mainitan dun. Kumbaga saktong-sakto lang guys eh. Kumbaga sa kwarto guys, parang itinaas mo lang yung ano, yung aircon mo papunta ng kisami mo. Parang may konting nararamdaman ka lang. Parang ganun yung feeling guys pag nasa third row seat ka. Tapos guys, yung katulad ng recommendation ko kanina, ipa super dark tint nyo yung ano, yung yan. Tapos kung gusto nyo ng ano, ng makalanghap ng konting or ng buga ng aircon sa bandang third row seat, magpalagay na lang kayo ng ano, mga mini fan. Ayun lang guys. Bali ganun kaganda yung aircon ng Suzuki Ertiga guys. Kahit naka ano lang to, kahit yung pinaka mababang variant lang, yung GA. Hanggang dito na lang guys. Salamat.